So ayun guys, habang nag-grocery si Madam, may naisip akong i-content or i-vlog para sa inyo. So itong vlog na to applicable dun sa mga gusto mag-Canada or nasa Canada na, tapos nagbabalak sila na bumili ng sariling bahay dito sa Canada. So syempre, hindi naman para sa lahat yung pagre-rent lang. So kagaya namin, after 3.5 years namin dito, bumili na kami nung sarili naming bahay. So kasi nakita ko sa mga ibang news ngayon na yung isang incentive ng government na ang tawag ay first time home buyers incentive is i-discontinue na by March 21. So ilang days na lang, ngayon ay March 14 or 15, I'm not sure, nakakalimutan ko na yung ano yung date. So disclaimer pala, itong mga information na i-share ko sa inyo is based lang dun sa mga research ko, saka dun sa experience, and based dun sa mga napanood kong mga informative na mga videos. So hindi ako hindi ako expert sa real estate, and then hindi rin ako financial advisor na very professional or well trained about dito sa ano sa topic na to. So ang i-share ko lang is based dun sa nalalaman ko. And then kung may mga mali man na information is hindi po yun intentional. And then kung seryoso kayo about dito sa mga programs na sasabihin ko is I suggest practice due diligence and research din, and then consult yung mga professionals na nakakaalam ng mga gantong programs. So ano ba muna yung first time home buyer incentive? So dito kasi sa Canada, ang minimum amount na kailangan mong i-deposit when buying a house is 5%. So since nga maliit yung magiging deposit, ang tendency is mas malaki yung yung magiging monthly amortization or yung mortgage amount mo. So nakaisip yung yung government dati, ang sabi nag-start tong incentive na to noong 2019 para encourage nga or mas mapadali yung yung pagbili ng bahay. So sa program na to, makiki-chip in yung government ng 5% sa down payment. So since madadagdagan ng 5% yung down payment, mas liliit yung yung magiging mortgage mo. So by the way, 5% para dun sa mga pre-owned na bahay, and then 10% dun sa mga tawag dito sa mga new construction na bahay. And then may mga certain requirements na nabasa ko or napanood ko. Para ma-qualify dito, kailangan ang salary mo annual gross income is hindi mag-exceed ng 120,000, and then for those big cities parang 150,000. So, 'yon. And ang sabi nila, parang it doesn't make sense. Kasi for someone to be capable of buying a house dun sa mga malalaking city, halimbawa, parang kailangan ang salary mo or gross annual income is nasa 200,000. So kung lagpas ka na dun sa maximum allowed to qualify, is hindi ka makakwalify dun sa sa program na yon. So yun yung isang disadvantage. And then second na disadvantage is yung 5% na i-chip in ng government. Kapag halimbawa ang ibinenta mo yung yung property, may equity yung government. So makikibakas pa yung government. Parang a certain portion ng bahay is pagmamayari ng gobyerno. So yung idea na yon is hindi gusto ng karamihan. And then share ko yung experience ko about that. So yon. And then according sa records, nung nilaunch yung program, intended to be utilized for about 100,000 participants or buyers.
And then ang gumamit lang is nasa 20,000. So hindi siya fully utilized. So hindi siya popular. Maraming ano, hindi nagustuhan yung ganung arrangement. So yun, depende talaga sa ano, sa outlook ng mga gustong bumili. Meron naman na natutuwa doon dahil merong additional na tulong from government. Pero may disadvantage din, which is yun nga, magkakaroon ng equity yung government dun sa property mo. So, ganun. So, ano ba yung experience ko tungkol dito? So, nung bumili kami ng bahay, so para sa bago sa aming channel, bumili kami ng bahay noong last year. So, isa to dun sa mga kinoconsider ko na i-add para sa down payment ng binili naming bahay. Tapos, so nag-prepare na ako ng mga requirements, and then nung kinausap na namin yung mortgage broker, kasi kita niya yung ano, yung bank details namin, kita kung magkano yung pera namin sa bangko. And then explain ko sa kanya na gusto ko nga kumuha ng first time home buyers. So, ang tina-target ko na i-down sa bahay is 20%. So, nag-reserve na ako ng 15%. And then, yung 5% sana, plano kong idagdag. So, para maging 20%. So, sabi niya is, in-advisean niya ako na wag ko na nga daw kunin yun. Kasi nakita niya, number one, nakita niya na capable naman kami na ano, na bayaran yung 20% na down payment without using yung ano, yung first time home buyer incentive. Although yung 5% na sana ititira namin sa savings namin is intended sana para bumili kami ng mga gamit sa bahay or kung meron kaming kailangan iparenovate, dun talaga namin nilalaan yon. So, yun, since may pera naman na para pambayad ng 20%, why not? Bayaran mo na lang kaysa mag-undergo ka pa dun sa pag-process and then approval. Plus yun nga, in-explain niya nga, is yung magkakaroon ng equity yung government dun sa property. So, yun. In the end, nagbayad kami ng 20% out of our own pocket na. So, hindi namin na-avail yung first time home buyers. So, additional info lang din, bakit tinatarget namin yung 20%? Kasi dito sa Canada, kapag ka, halimbawa yung down payment mo is lower than 20%, meron kang additional na babayaran para sa tinatawag na ano, yung mortgage default insurance. Ito yung insurance na sabi nila nasa around 4% additional ang babayaran mo sa iyong mortgage kapag meron ka nitong mortgage default insurance. Itong insurance na to, ang beneficiary is hindi ikaw. Ang beneficiary is yung lender, yung bangko. So halimbawa kasi na hindi ka nakapagbayad sa ano, sa bangko, or hindi mo naituloy yung pagbabayad. So, ito yung insurance ng bangko na para kapag nangyari yon is may matatanggap yung bangko. Basta ganon. So, hindi pabor sa yon kasi ikaw na nagbabayad ng premium, tapos ang makikinabang is yung bangko. So, basta ganon yung pagkakasabi sa akin. So, as much as possible, ang ideal is makapagbayad ka ng 20% ng property, yung cost ng property, or makapagbayad ka ng 20% down payment. So, syempre, hindi naman lahat is capable na makapagbayad ng 5%, ng 20%. So, pwede ka pa rin naman tumuloy sa 5% na down payment. So, yun ang ano, yun ang experience ko about dun sa first time home buyer incentive. So, kung kayo ay nagbabalak na bumili ng bahay, you have until March 21 para i-avail tong incentive na to. So, since nabigyan ko kayo ng bad news, so meron naman akong ipepresent na iba pang good news. Kasi may mga iba ring programs na available na pwede nyong i-take advantage.
So, sa case namin, may isang program na ang tawag ay Home Buyer's Plan. Na ito naman yung kukuha ng amount from your RRSP. Ito yung parang katulad ng SSS. So, pondo siya for your retirement. So, pwedeng mag-borrow up to 35,000 from your RRSP. Assuming na meron kang naipon dun sa RRSP na 35,000. Hihiramin mo yun dun. And then babayaran mo within 15 years yung 35,000 nang walang interest. So, kukunin lang yung amount dun sa retirement fund mo and then gagamitin as down payment. So, yun. So, na-take advantage namin yon kasi from the time na nag-offer yung company ng RRSP, dito sa Quebec yung tinatawag, marami pa lang company na nag-offer ng RRSP. Usually yung mga bangko nag-offer niyan, may mga RRSP account. So dito sa Quebec meron yung tinatawag na Fonds Solitaire. So nag-contribute ako ron. Si Madam, dalawa yung RRSP niya, meron din dun sa Fonds Solitaire, saka meron din sa bangko niya. So pinagsama-sama namin yung na-save namin doon and then nagamit namin as deposit. Tapos in-encourage ko kayo na mag-ipon sa RRSP. Number one, kasi para nga sa retirement. Number two is magagamit niyo siya para sa inyong pagkuha ng bahay. And then number three is pampababa siya ng tax. So any amount na iniipon nyo sa inyong RRSP is hindi siya taxable during the time na nag-file kayo ng tax. Actually, magiging taxable lang siya kapag halimbawa nag-retire na kayo tapos nag-withdraw kayo sa RRSP. So matitreat siya as income nyo, dun lang kayo itatax. Pero syempre, assuming na nag-retire na kayo, mas siguro mas mababa na yung magiging income, mas mababa na yung magiging tax rate nyo. So basta for this time, kapag nag-save kayo sa RRSP, mas makakatipid kayo sa tax. So mas maliit na amount yung matataksan. So yun. So another vehicle or tool or program para makapag-ipon para sa deposit ng pagbili ng bahay is yung tinatawag na First Home Savings Account. So ito is bago lang, parang last year lang to nag-start. Nakalimutan ko kung anong month. Parang mid of last year. So ano rin to? Parang tax shield din siya. So any amount na inilaan mo dito sa savings account na to is hindi matatax sa'yo. So pampababa rin siya ng tax mo. So maganda rin to. For every year kasi naman, up to 5 years pala, for every year, pwede kang magtabi up to $8,000 each year up to 5 years. So, ang total nun is 8 times 5, so nasa $40,000 ang pwede mong i-save dito. So, ang kagandahan dito sa First Home Savings Account is in comparison dun sa home buyer's plan, is hindi mo na siya kailangang isole. So, halimbawang nag-ipon kang 40,000 and then after 5 years, bumili ka na ng bahay, is hindi mo na kailangang ibalik yung amount. So, ginamit mo na talaga siya sa pan-down payment mo. So, yun. So, dagdag ko dun sa home buyer's plan, 35,000 na maximum for each person. So, kung couple kayo, tapos pares kayong may RRSP, is up to 70,000. So, yun. And I believe hindi mo siya pwedeng pagsabayan yung First Home Savings Account saka RRSP. And then, pwede ka rin mag-transfer ng funds in between those two pala. So, medyo technical na yung mga explanation na yon. So, hindi ko na elaborate yung details. So,
ano ang advantage nung home buyer's plan in comparison sa first home savings account? So, sa home buyer's plan, applicable siya kung halimbawa gusto mo nang bumili ng bahay within 2 or 3 years. So, maganda, magtabi ka agad doon. So, bababa yung tax mo. And then, magagamit mo agad siya in 2 or 3 years. So, halimbawa, bagong dating ka rito, and then, gusto mong bumili ng bahay after 3 years, so, doon ka muna magtabi. Ang disadvantage naman ng home buyer's plan is kailangan mong ang ibalik dun sa RRSP yung amount. Tapos, dun naman sa first home savings account, ang disadvantage is ideal siya sa mga hindi pa agad gustong bumili ng bahay. Halimbawa, kasi after 5 years pa nga para ma-maximize mo. So, yun. So, yung anak namin, si Kuya, sinabihan ko na nung parang mga 3 months ago, sabi ko, mag-ipon ka na sa FHSA, yung First Home Savings Account, para pagka nagbalak na siyang bumili ng bahay is ma-maximize niya yung account na yon. Only to find out na meron na pala siya. Kasi meron siyang may hilig mag-invest si Kuya. So, meron na pala siya, may naitatabi na siya. Kasi yun nga, nagwo-work na rin siya habang nag-aaral, na naitatabi niya siya. May naitatabi na siya. So, very good si Kuya. So, yun ang aming ma-share. Sana nagustuhan niyo yung information na na-share ko. And again, disclaimer, hindi po tayo professionals pagdating sa ganyang topic. Shinare ko lang kung ano yung aking nalalaman. And then, very timely, dahil kalalabas lang yung nung balita patungkol dun sa first-time home buyer incentive na i-discontinue na. So, sana nakakuha kayo na idea, and then explore nyo yung mga options na sinabi ko para yun, makatulong sa inyo kung gusto nyo bumili ng bahay. So, hanggang sa muli po, yun lang po muna ang aking ma-share. Pupunta na ako doon kay Madam. Bye-bye!